agora pode ser DNA. Okay na ba? So bago natin simulan yung vlog natin, mag-shoutout muna tayo siyempre. Madami-dami na rin yung nagpapa-shoutout sa atin pero alam nyo na. So bago tayo magpatuloy sa vlog natin, shoutout muna no kay Christian Neil Rosimo. Oh my God! 1 week lang ako hindi nakapag-upload, pare. Nagtanagahanap ka na agad ng mga bago nating content dyan. Shoutout din kay Papa Al Animation. Yan. Shoutout kay Ray Plegaria. Kay Reparip George. Yan, syempre. Kaya mga solid katulis. Kay Dennis Cueva, taga-Angono. Shoutout sa'yo, tol. Make Out Hill. Shoutout, pare. Kay Mark Ride. And JNT Boys ng Q-Res. So, shoutout sa inyo. So, gabi na. Siyempre, tulog na tayo. Kinabukasan na lang tayo magkita-kita doon sa garahe natin. Alright, let's go! Woo! So, good morning sa inyo mga katulis, no? Matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. Almost 1 week din yun. Dahil na-busy tayo sa trabaho, siyempre. Ilang naman pagbablog yung inatupag natin, no? Tatrabaho din tayo, kala nyo, ha? So, ngayon, ito yung motor ng pinsang ko. Yan, kay Gian. Tapos, yung si Clicky. Babaklasin natin yung tambucho ngayon. Tapos madami din kasi ako nakikita sa comment section na paano daw yung ginawa nung pinsang ko dun sa tambucho niya kasi nagmukha siyang chicken pipe yung tunog niya, no. So papakita ko sa inyo pag binaklas natin. Tapos itatry natin yung nakakabit dito sa Honda Click 150 ng pinsang ko na MT8 pipe, yung racing pipe na titanium tip yung MT8 niya. So kakabit natin kay Clicky. Pero babaklasin din natin kasi kailangan natin ng medyo tahimik eh. So ayun, let's go. So syempre mga katulis, pagka magtatanggal kayo ng tambucho nyo, kaya kailanganin nyo ng 14mm na socket wrench tsaka 10mm na socket wrench para naman dun sa ilalim. So baklasin na natin, let's go. Boom! So ayan, papakita ko sa inyo mga katulis yung mga nahihiwagaan dyan sa mysterious pipe ko na ginagamit, no? Kasi kung makikita nyo, stuck lang yan. Pero kapag tumunog yan, talagang kala mo chicken pipe. Tama, open natin. So tatanggalin natin itong takip mga katulis para makita nyo yung ginawa mismo dito sa pipe na to. Let's go! So ito mga katulis, natanggal na natin yung mga nut nya. Ayan, kinakalawang na. So ito yung itsura nya. Ayan. Ayan lang talaga siya, wala kang ibang kakalkalin sa loob ng canister mo or sa stock pipe mo, bukod dito. Kasi ito, yung stock nito eh, mga ganyang kahaba yan, no? Yan, litaw yan dito sa takip. Yan, dito sa takip. Yan. Yung stock nyan, dapat apantay dito. Mapapansin nyo yan sa mga motor nyo. Pero yung ginawa na ng pinsang ko, grinder nya. Literal na pinuto lang nya. Yan, no? Pinuto nya lang yan. So yan, sa mga nagtatanong kung paano daw ba yung ginawa ko sa gamit kong stock pipe, ayan, pinuto lang yung tip. Pinakita ko lang sa inyo mga katulis. So ayan, back to baklasan na tayo. Baklasin na natin to kasi papalitan na natin ng MT8. Alright, let's go. So yun o mga katulis, babaklasin na natin. Gagamitan natin siya ng 10mm na socket wrench tsaka ng 14mm na socket wrench. So, baklasa na! Let's go! Pinahirapan ako na itong ano? Thank you.
ang dumi, sir. Mga katulis, lagi nyong itatabi tong gasket nyo. Kailangan to kapag magpapalit kayo ng pipe. Kasi pagka wala, magkakaroon ng singaw. So, talagay natin to. So, mga katulis, ito. Ating MT8 Racing made in Thailand. Yan o. Titanium tip siya. May titanium na din na tornilyo. Huwag ka. Pati elbow na ito, titanium na din, Lodi. Titanium, Lodi. Ayan o. So, kakabitan natin ito kay Clicky kasi galing siya dito sa Honda Click 150. So, let's go. So, yung sabi ko kanina sa inyo, mga katulis, itong gasket, tupwestyon niya siya sa dulo ng elbow. Ayan, ganyan siya. So, ikakabit natin ito muna, elbow muna bago yung canister para may pasok natin. So, kabitan natin! So, ayan yung elbow natin. Hindi pa masikip yan. Pinakita ko lang sa inyo yung magiging itsura niya. So, siyempre. Yan, sa dulo, makikita nyo. Ayun. Yung tornilyo niya. So, ito mga katulis, ikakabitan natin yung MT8 Racing Pipe. Made in Thailand na titanium tip. Ayan o. Ganda! Ganda! So, salpak na natin. So, mga katulis, bago nyo siya isalpak mismo dito sa canister natin, huwag nyo munang sisikipan kasi mahirapan kayo ikabit. Yun, pumantay din. You know. Kailangan kasi pantayan dyan sa swing arm. So, mga katulis, ayan, nakabit na natin yung MT8. So, sound check na natin siya. Siyempre, kailangan i-idle muna natin siya ng 5 to 10 minutes para okay pa rin yung reading ng ano niya, takbo niya. Ayan nyo munang paanda rin siya ng mga 5 to 10 minutes. Huwag nyo i-re-rev para hindi mabago yung ECU niya. Kasi yung iba ang ginagawa, nire-reset pa nila yung ECU nila para mag-accurate dun sa takbo. Pwede rin naman yung ganito. A few moments later. So ayan mga katulis, i-rev na natin siya kasi naka 5 minutes na rin siya. 10 minutes. So pakinggan nyo. Alam ko naman, madami na gumawa ng video na to, pero gusto ko lang din ipakita sa inyo at meron na din tayo sa channel natin, no? Let's go! So ayun mga atulis, so, nakabitan natin yung MT8 natin. So ito test ride na natin siya, shoutout kay Benok. You know. So test ride na natin to. Ngayon din. Tara, put lang natin yung helmet natin. Let's go. Yo. So test ride na rin natin tong MT8 na galing sa pinsan ko. Mga katulis, hindi sa akin yan ha, baka isipin nyo sa akin yan. So babaklasin ko din yan agad-agad. Ginawa ko lang talaga siya ng vlog para sa mga gustong bumili. Para sa mga gusto bumili ng MT8 na titanium tip. Meron din siyang rat look standard. 2-1 ata ang presyo niya sa Shopee. Tapos itong titanium tip nasa 2.5 kasi bili ng tito ko eh. Ay, ng pinsang ko eh. Ayan, try na natin. Wow, sarap.
First impression ko, mga katulis, parang lumakas yung hatak niya. Tsaka syempre, mas umingay. Kaya naman tayo nagpapalit ng pipe eh, para sa power. Bukod sa power, syempre, numero uno dyan na inahabol natin is yung tunog ng magiging tambucho natin. Tagal din natin di nakapag-upload, grabe. Sensya na kayo, mga katulis. Syempre, may mga priority tayo na dapat gawin bukod sa pagbablog. Mahal ko naman ang pagbablog, pero syempre, may iba pa tayong kailangan gawin. So, let's go. Ingay! Sarap, sir! Sana naririnig niyo yung tunog. Sarap kasi sa tenga. Bulahaw, wala. Bulahaw tong pipe na to. Ewan ko, baka mapabili ako nito, ha. Yung kapag ka, mga katulis, yung pagka normal na birit lang, ayan, wala kang maririnig eh. Pero yung pagka bomba-bomba, ayan, malakas siya. Tsaka yung birit na diretso. Paso, syempre, maintain nyo na lang din yung tamang paggamit ng throttle kasi baka malakas siya sa gas. Bomba kayo ng bomba, malakas pala sa gas. Diba? Bulahaw eh. Lakas. Malakas yung tunog, pero mahina yung motor. So mga katulis, baka magtanong kayo kung nireset ko pa ba yung ECU nito. Hindi ko na siya nireset. Ang ginawa ko na lang is yung first open ko sa motor, yung idle, pinatagal ko siya ng 5 to 10 minutes. So pinainit ko muna yung makina niya bago ko siya nirev. Hindi ko muna siya binirit kasi baka magiba yung ano niya, yung takbo niya. Baka may, baka maging mabagal, baka maging mabilis, pero mabagal sa odometer. Ayun, pero okay naman. Pantay naman lahat, oh. So ganun lang yung gawin nyo kapag bibili kayo nito. Tsaka huwag nyo kakalimutan yung gasket, yung bilog na pinakita ko kanina na nilalagay sa dulo ng elbow. Kasi kapag wala yun, singaw yung motor nyo. Isingaw yung tambucho, pangit yung kakalabasan. Grabe, solid. So ayan mga katulis, sana nag-enjoy kayo dito sa vlog ko for today. And wag nyo kalimutan mag-like and mag-comment and mag-subscribe kung nagustuhan nyo to at may natutunan kayo sa vlog ko. Maraming salamat sa lahat na nakaka-appreciate. So patuloy lang tayo sa pag-upload para makatulong tayo sa mga impormasyon na kailangan ng iba. So ayun lang, Lian's out. Bye!